Ikaw ba ay naghahanap ng hair iron para gamitin pang riban? At kung ikaw rin ba ay naghahanap ng plancha na kahit mura pero maganda ihagod, silky, makintab, at madulas ang buhok? So kung oo ang sagot mo, mga saswang, bagay na bagay sa itong video na to. So halina mga saswang at ating pag-uusapan kung anong klaseng hair iron ba ito at maganda ba tong planchang to. So kung gusto mo pag-usapan natin yan, please keep on watching till the end. At bago ang lahat, kung gusto mo ng ganitong klaseng mga video, please like my video, hit the subscribe button, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga every ideas videos ko na ina-upload dito sa aking channel every week. So, umpisahan na po natin yan pagkatapos ng intro. Alright mga saswang, nandito sa harapan ko ang isang hair iron na alam kong makakatulong sa inyo. So binili ko po siya mga saswang sa Divisoria sa 168 Mall. At meron po akong calling card at contact number kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng hair iron ay makakatulong sa inyo tong video na to. So nandito sa harap ko itong box na ito. Ito po yung laman niya. Ayan. So, ito yung itsura. So, medyo malambot lamang po at manipis itong box na ito. Pero, hindi naman po itong importante dahil protection lang siya dito sa pinakaparang lagayan niya mismo. So, nandito sa harapan kong isang hair iron na alam kong makakatulong sa inyo. So, bubuksan po natin yan. Ayan. So, pagbukas mo mga saswang, ito bubungad sa'yo. At naka-plastic pa po talaga siya mga saswang para secured na secured yung item sa loob nitong parang style box niya or pinakalagayan niya mga saswang. So, dito, siguro ito yung medyo nagpamahal dito sa planchang to dahil kung makikita nyo po, ayan. So, para siyang makeup kit style pero ito ay parang plastic naman siya pero parang bubog na ewan pero nakakasure ako na plastic lamang to mga saswang. Ang ganda niya dahil meron siyang sariling lalagyan. Ayan, at masisecured talaga yung plancha lalo na kapag tayo ay bibiyahe, lalo na sa mga nag-home service na katulad ko. So, meron siyang sariling lalagyan para hindi ma-damage or magasgasan yung ating plancha. So, pagbukas natin, ayan, naka-plastic siya mga saswang at aalisin ko lamang. Ayan. So, dito po sa loob, nandito yung pinakaparang manual niya. Ayan. So, nakasulat dito yung mga impormasyon dito sa hair iron na ito. So, itatabi ko lamang po ito sa isang tabi. Ayan, dyan lang po siya. So, dito tayo mga saswang. Ayan. So, naka-plastic pa siya. So, tatanggalin po natin. Dito naman po ay syempre nakita natin dahil bago pa siya, meron siyang parang wire na maliit ito. Ito yung nag-handle or humahawak dito sa pinaka-wire niya mga saswang. At ang kinaganda lang niya, meron siyang kasamang ito, adapter dahil meron pala siyang, ayan, so may sarili siyang socket. At hindi ko alam kung anong tawag dito sa socket na to mga saswang pero may adapter siya at ganito yung saksakan dun sa aking extension na ginagamit kapag nag-home service mga saswang at medyo hindi ko na to kailangan pero pinakaparang protection syempre dapat nandyan siya so kasama siya mga saswang pag binili nyo. So, syempre, sasabihin ko na kung anong klaseng plancha to dahil kanina pa po tayo nag-chichikahan dito, hindi nyo alam kung anong klaseng plancha to. Ito po ay ang, tcharan, maestro, nasa baba ay parang Chinese or di ko sure kung Chinese ba yan or incheck yung sulat na yan. So, meron siyang code na ION 3328. So, ito pong planchang to, hindi pa po ako nagiging
hairstylist or hindi pa po ako nagsiservice, hindi pa ako gumagawa ng buhok, wala pa akong alam, tambay pa ako ng parlor, ay nakakakita na ako ng ganitong klaseng plansya. So, kaya hindi ako bumibili or hindi ako gumagamit na tong plansyang to kasi ito ako na hihirapan dahil mas malapad itong hawakan kesa dun sa kanyang plate. Dun lang ako na disappoint dito sa plansyang to. Pero pagdating sa performance, ay tatapatan niya yung mga magagandang plansya at mga magagandang bagong plansya ngayon na katulad ng mga MAC, yung mga Remington, yung mga plansya na mga bagong labas na nagbagong nagpapakilala dito sa ating salon industry. So, hindi siya magpapatalos pagdating sa performance. So, ang dahilan kung bakit ko po ito binili ay para i-review din sa inyo mga seswang. At syempre dahil meron ako na gustong featuring dito sa hair iron na ito. Isa sa nagustuhan ko dito mga seswang ay bukod sa pwede siya sa pang men's rebanding or yung mga maiikse. Pagdating sa patilya ay perfect siya gamitin at silky yung kaniyang hagod, makintab, madulas. At nakikita natin na mabilis maluto yung buhok ng ating inireriban dito sa plansyang ito. Ayan mga saswang makikita nyo ay, ayan, meron siyang dalawang kulay na makikita nyo. So, dito sa part na to ay color green. At dito naman po sa part na to ay color red. So, nakasulat po dito ay ionic ozone. At ayan, so di ko pa siya ino-open pero meron na siyang ilaw at sinaksak ko lang siya. Then, dito po sa part na to, ito yung nakikita nyo, ito yung power niyang ilaw. At ito, sa apat na to, meron siyang ilaw din. So, di ko alam kung anong tawag dito. Pero ito, sure ako, at nakasulat naman na power. Ito yung basihan na naka-open na yung ating plansya. Ayan. So, pag in-open po siya, ayan, dito tayo, mauuna sa kaniyang pinakamataas na init. Ito po yung 220 degree Celsius. So, pag pinindot ulit natin, isa lang ang kanyang pindutan. Unlike sa mga ibang plansya na may dalawa, tatlo, apat, lima, anim na pindutan, ito, isa lang. So, sa pangalawang pindut po ay nandito tayo, nakarating sa 200 degree Celsius. And pag pinindot pa po natin siya ng isa ay nandito tayo sa 180 degrees Celsius. And pinakalas po o yung pinaka hindi niya mainit mga seswang, ito po yung 160 degrees Celsius. Ayan mga seswang. So impureness naman mga seswang dito sa plansyang to ay mabilis naman po siyang uminit. At hindi ko siya kailangan ipersa ng malakas na persa dahil pag sinara ko siya, ayan, plat agad. Nakikita natin na plat yung kaniyang plate. Kasi karaniwan sa mga plansya, hindi masyadong flat yung plate. Kailangan pa natin ng malakas na pwersa para mag-plat siya. So, ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero feel ko, labasan po ng init niya mga saswang dito sa itong mga nakikita natin na bilog-bilog. So, perfect to mga saswang. Is parang 2-in-1 na siya mga saswang. Dahil hindi lang siya basta plancha lamang po, ay pwede rin po siya gamitin sa pagkukulot mga saswang. So, I think ayun ang purpose nito dahil para lumabas yung init. Yan, kapag kinukulot natin yung buhok ng ating client or tayo ay nag-hair setting or nag-hair and makeup. So, ipapakita ko po sa inyo yung paggamit dito, mga seswang. Meron ako ditong model. Pagagamitan ko nitong plansyang to. At meron siyang medyo kulot na buhok. At titignan po natin kung mga ilang hagod lamang ba dito sa plansyang to para ma-straight yung buhok ng ating client lalo na kapag tayo ay magre-reband. So, samahan nyo ako mga seswang, ipapakita ko po sa inyo at susubukan natin yung ganda nitong plansyang to.
So ayan mga seswang, maraming salamat po sa panonood nitong video ko na to. Kung gusto mo bumili nitong plansyang to, walang problema mga seswang, bumili kayo dahil makakatulong po ito sa inyo sa pag-enhance or pag-improve ng ating ginagawa, lalo na kapag tayo ay nagre-reban. So investment na rin to mga seswang, dahil hindi lamang po isa, dalawang beses, tatlong beses natin to magagamit, kundi hanggat maayos pa yung kanyang init at hanggat maganda pa tong plansyang to ay hindi magbabago yung kanyang init. So isa sa nagustuhan ko dito mga seswang ay 2-in-1 na siya, pwede siyang pangkulot at mas mahaba kumpara sa ibang plansya yung kaniyang wire. At nakasulat po dito sa wire na to, meron siyang mga letter-letter, ayan, kung napapansin nyo po. At ang kinaganda, pwede siyang isabit. Unlike sa ibang plansya, na hindi siya pwede isabit. Dito sa part na to mga seswang, ay may nakasulat na input AC 220 voltage at / ay 50 to 60 HC. So, hindi ko alam kung anong basa doon mga seswang. At I think made in Korea siya dahil nakasulat naman po siya. So, ayan mga seswang, ang ganda dahil meron siyang pinakaparang label. So, ang color po pala nito mga seswang ay matte gray. Ayan. So, meron tong isang klase na plansya na maestro din. So, hindi ko na itry, pero malay nyo po balang araw makabili ako nun para i-review dito sa ating channel mga seswang. So kung gusto mo bumili nito mga seswang, itong maestro na to, nakakasigurado ako na hindi ako mapapahiya sa inyo sa pag-recommend. Ilalagay ko po yung contact number or ipipicturean ko po yung kanilang calling card. Ayan, sili ko po ito sa 168 again, ayan. So kung nagusto mo tong video na to mga seswang dito sa Her Eye na to, please like my video, hit the subscribe button and click the notification bell para lagi kang updated sa mga every ideas videos ko na ina-upload every week. So kung gusto mo magpa-shoutout, please comment # seswang pa-shoutout. Hanggang sa muli pa po natin pagkikita mga seswang, ito po ulit si Ruel Cortez na nagsasabing, hindi man po ako sikat, pero ang pangalan ko naman po ay Kalat, and I love you all and bless you all. Bye-bye!